Double registration at paglipat ng tirahan ang ilan sa mga nakikitang dahilan ng COMELEC kung bakit may naalis sa listahan ng mga botante ngayong Barangay TSK elections. Iniimbestigahan naman ng COMELEC ang mga botante na nananadyang gawin yan. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi. Isang araw bago ang barangay at sangguniang kabataan elections, nangangamba ang karpinterong si Tatay Roman nang hindi makitang pangalan sa voters list nitong weekend. Laking pagtataka niya dahil hindi naman daw siya nagminti sa pagboto tuwing halalan sa Barangay Tatalon sa Quezon City. Ngayong araw, maaga siyang pupunta para siguruhin sa mga election officer ang kanyang voting status. Importante sa akin yun kasi siyempre kailangan natin pumili ng maayos na mga kandidato pa for the future kasi may mga anak din ako. Rights ko yun eh, na para bumoto. So kailangan ko talaga, kailangan ko para makatulong ako sa bayan. Paliwanag ng Commission on Elections, ilang botante ang posibleng biglang naalis sa listahan dahil sa multiple registrations. Ibig sabihin, rehistrado rin sa ibang lugar ang kanilang pangalan. Kaya tayo nilatawag na ABIS, yung Automated Fingerprint Information System, kung saan yung registration natin nakikita sa ibang lugar. Halimbawa, meron ako sa provincial na registration, tapos nag-register din ako dito sa Quezon City. At yung application mo is registration kung nagkakaroon ng double multiple. Maayos naman daw ito pero sa susunod na pagbubukas pa ulit ng registration period. Sa tala ng COMELEC, nasa 498,000 na double registrants ang naialis na nila sa National List of Registration of Voters. Hinala pa ng komisyon sinadyang magparehistro uli ng mga ito. Gumamit pa kasi ng ibang pangalan ng ilan at iniba pa ang kanilang itsura. Pero dahil pareho lang ang fingerprint, madali itong natukoy ng COMELEC. Nasa 7,000 reklamo na raw ang nakahandang ipasa tungkol dito. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Gretchen Hopo, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.